our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa aman dako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. So, eto na nga mga kababayan. Tandaan nyo kapag hindi ho galing sa mismong kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, malamang sa alamang, fake news yan. Fake news yan. Oo. Sino ba ang nag-chismis niyan? Walang iba kundi si Roque. So sige na, eto na nga. Tirahin na natin to. Magandang gabi po, pero hindi po magandang balita. Napag-alaman po namin sa ating mga bubuit at sa ating crystal ball na sususpindihin daw po ang ating Mayor Baste Duterte. Narinig ninyo, kanino galing yung issue? Kanino galing yung ano, yung balita daw sa mga bubwit at sa crystal ball? Nyo mga kababayan, no? Sobra na talagang ano, no? Sobra na lang talaga itong mga ito makapag ano, makapag-isip ng paninira. Eh wala nang ano eh, wala na silang matinong maibalita eh. Wala na si Pidealex. Wala na si Polboron Video. Diba? Tandaan nyo, meron pa nga dyan isang general na nabiktima sila ng fake news nila. Ano sabi? Nakita niya na rin daw yung Polboron. Parehas na silang nagsasabing nakita. Eh hanggang ngayon, wala pa rin. Nung hindi may pakita yung ano, video, Meron. Picture. Oh, picture. May kasamang iba kasama, nagpupulboron. Eh, hanggang ngayon, wala pa rin kahit picture. So ngayon, ano aasahan nyo rito? Matapos nga neto, nagsalita na rin ng kahapon ang DILG na wala daw silang ganun. Oo, hindi nga daw nila alam kung kanino galing yung issue na yan at chismis na yan. So sa makatuwid, talagang literal na chismis yan ni Roque. Diba? Uulitin ko po, hindi po ito haka-haka. Ito po ay katotohanan. Sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si... Ano ulit? Ito po ay katotohanan. Sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Ako! Siyempre nga naman, nakita ko na yung ano nito, yung naratibo nila. Alam nyo yung naratibo nila rito na gagawin. Itong, di ba si Pangulong Bongbong Marcos ay nagpunta nga ng Davao para mamahagi ng ayuda. Oo, 250,000 katao, pamilya. 250,000 pamilya ang nabahagihan ng ayuda ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama nga dyan, sino? Si Tamba, di ba? Si Tambaloslos, sabi nga nila, di ba? At si ano, si... Sino ba yung Boss Mike isa? Si Gloria Arroyo. Di ba? Ngayon, talaga namang hindi alam. Kasi babango ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang pwedeng iba na isip tayo? Sabihin natin, sususpindihin si ano, Baste. Siyempre naman, magagalit yung mga taga-Rom, bakit nyo sususpindihin yung mayor namin? Diba? Ganon. Eggshell, oo. Siyempre, pang ano nila, yung kontra nila yon.
sa mabuting ginagawa ng isang tao, mayroong kumukontra na nag-iisip ng masamang gawa. Ganun eh, no? Lagi naman ganun eh. Kung may mabuti, mayroong masama. Sususpindihin po nila ang ating Mayor Baste Duterte. Eh siguro... Agadabaw ba to? Mayor daw nila eh. Mayor daw nila. Taga Davao ba si ano? Si Roque? Mukhang hindi naman taga Davao ito eh. Taga dito yan sa NCR eh. Diba? Siyempre, makikimayor yan. Puro naman, hindi nyo na dapat tanungin kung bakit. Unang nasuspinde. Anong bakit? Wala naman talagang bakit na itanong dahil alam naman namin na fake news yung sinasabi mo. Kaya lang, bakit natin kailangan itong ibalita? Kasi para malaman ng taong bayan kung gaano kasinungaling itong si Inday ay si Dudong. Diba? Mayor Mark Crama dahil sa maisog. At ngayon naman, siyempre dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maisog rally at siya po talaga ay mainstay ng maisog rallies. Ala, pinagmalaki pa. Wala nga kakwenta-kwenta magsalita. Oo. Siya daw ang main state ng maisog rally si Baste. Eh, nagsaluyot na nga. Ayaw na nga. Gusto na ng peace-peace. Eh, Pangulong Bongbong Marcos. Si Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Aha. Hindi lang po yan dahil sa maisog. Yan po yung mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Ayan na! Idamay mo na! Oh, sabi ko sa inyo, dadamay na nila lahat eh. Ha, Rosana Edugiron, narinig nyo? Eto na, Yayaning. Pakinggan nyo ulit. Ng maisog rallies, si Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Hindi lang po yan dahil sa maisog. Oh. Yan. Ah, dahil hindi lang sa maisog. Sino pa? Damay mo na! Sino? Po yung mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Ayan na! Yung mga tagasunod ng mga eengot-engot at tatanga-tangang may bonus pang kamangmangan. Tapos na ang inyong termino, suspendido na kayo, kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Ala, grabe naman talaga, no? Grabe, si Roque. Oo, gusto yata itong pumayat. Sa ginagawa nito, baka mamaya pumayat ito. Bakit papayat, Boss Mike? Eh, pag nakulong yan ng 7 taon, sigurado papayat yan. Diba? Eh, lahat ng mga nakulong, pumayat eh. Si Jinggoy pumayat. Oh, si Rebilla pumayat. Si Dilima pumayat. Oh, di ba? Wala man kayong masamang gagawin dahil kami na ngayon ang nag-aharing uri sa bansang ito, lahat ng kalaban suspendido. Oy! Idadamay niya na naman yung mga iba na nasuspende na may mga kaso. Kita mo, ano? Kaya alam nyo, walang nangyari sa bansa natin eh. Oo, nung panahon ni Duterte, walang nangyari. Mamita Star Talk, bakit? Eh, ganito lahat yung pananaw eh. Yung mga mindset nito eh, bigay abando eh. Diba? Matapos po nilang ipasara at supilin ang SMNI na tanging telebisyon. I mean, no, meron namang ano eh, dahilan talaga kung bakit sinuspindi yan eh. Buti sana kung wala at dumaan naman sa proseso. So ano mamaktol mo, Roque? Di ba? Lahat naman dumaan sa proseso. Di ba? Tulad ng ginawa nyo kay Dilima. Tulad ng ginawa nyo sa ABS-CBN. Hindi ako maka-ABS-CBN, ha? Oh, tulad ng ginawa nyo kung kani-kanino pa, di ba? So, ibig sabihin, kayo lang tama talaga. Kayo lang ang tama. Si Bongbong Marcos, laging mali yan. Walang ginawang tama yan, si Bongbong Marcos.
Ganon? Ano sabi? Oo. Oo. Dapat yata sa Quiapo kumuha ng pwesto yan eh. Husay Manghula. Na siyang naghahayag na mga punto de vista ng dating Presidente Duterte, ngayon naman po, sinampulan na ang pamilyang Duterte at ang mensahe, simula pa lang yan. Oh, kita mo, no? Grabe siya mang, grabe siyang magmanipula ng tao. Si Roque, grabing magmanipula ng tao, kaya inis na inis si ano eh. Sino Boss Mike? Si Panelo, tsaka si Banat Bay dito. Oo, oh, ha? Oo. Oh. Grabe, grabe magmanipula. Susunod na dyan, ang pagpapa kulong kay PRRD? Siyempre! Yun naman talaga punta nun. Papakulong talaga si Digong. Bakit, Boss Mike? May kaso. Saan? Sa ICC. Diba? At siyempre, dahil hinabo nila si VP Sara, ang pagpapakulong kay VP Sara para sa ganun, habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, po pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Oh, sino? Sino? Si Speaker. Si Speaker may papalit. Si Speaker o si Cheese? Siyempre, yung nagnanais maging presidente, si Tambaluslos. Simula na po ang panunupil ng karapatan ng Galit na galit eh, no? Kaya nga eh, alam nyo, malaking bagay din itong si Roque, ha? Kung bakit nagagalit yung mga tao. Oo. Sa mga Duterte. Ang naapektuhan talaga mga Duterte sa pinaggagawa nito eh. Oo, sa totoo lang, ha? Kaya, ano ba, aawahin ba natin to o kakampihan na natin? Sige, Roque. Ituloy mo lang yan. Huwag mong pansinin si Banat Bay. At saka si Panelo. Ah, naloko na. Sinisiraan ka lang ni Panelo, Roque. Ah, naloko na. Sinisiraan ka din. Ni Banat Bay. Tama yung ginagawa mo, Roque. Gumawa ka ng maraming fake news. Our beloved Boss Mike, Boss Mike, Boss Mike. Severa.